Ano ang dahilan ng pabalik-balik na pag-ubo ng isang taong naninigarilyo? Paano ba ito gamutin at gaano ito magtatagal? Senyalis ba ito ng lung cancer at ano yung mga komplikasyon na dulot nito? Kailan ba dapat magpapacheck up sa doktor? Pagka naninigarilyo ka or nakalanghap ka ng usok o ng mga vaporizers or makakalanghap ka ng maraming chemicals sa iyong katawan. Ang mga chemical na ito ay didikit sa ating katawan, lalong-lalo na sa daanan ng hangin papunta sa ating baga. So ang pag-ubo ay isang natural way para mailabas natin ang mga chemicals na ito or mga toxic substances na ito sa ating katawan. So kung ang pag-ubo ay tumagal ng mahabang panahon dahil sa paninigarilyo ay ang tawag dito ay smoker's cough. So yung smoker's cough, iba yung characteristic nito kumpara dun sa normal na pag-ubo. Meron pong wheezing and crackling sounds. Yun bang pagka-wheezing, yun po yung may huni or parang may pito kapag humihinga at nag-exhale. Kapag crackling naman, yung parang may pumuputok-putok doon sa atin pong ubo. Dahil ito sa mga plema na nandun sa baga natin. Ito rin po yung pag-ubo na may kasamang maraming plema at maraming mga secretions. So kung araw-araw kang naninigarilyo, hindi po maaalis ang pag-ubo na ito. And magdudulot po ito ng sobrang sakit sa lalamunan and yun bang parang lalabas na yung baga. Yun po yung explanation ng iba. Meron po kasing maliliit na parang mga buhok dito sa airway natin or daanan ng hangin natin. So kapag naninigarilyo ka, mahihirapan yung cilia para maitulak ang mga chemicals at mga foreign objects or foreign materials dito sa daanan ng hangin natin. So dahil dito, yung mga toxins ay nananatili sa atin baga, hindi ito mailabas. Kaya tayo umuubo para mailabas yung mga chemicals at mga toxic substances mula sa ating katawan. Sabi ng mga naninigarilyo, malala yung pag-ubo nila lalong-lalo na sa umaga. Nakakairita na pamakati yung lalamunan nila. Nangyayari yon dahil yung cilia, after nating matulog sa gabi, nakaka-recover. Kaya umuubo po tayo lalong-lalo na sa umaga. Kasi active na po yung cilia natin para mailabas yung mga toxic substances sa ating katawan. And yung smoker's cough, nagdudulot din po ng post-nasal drip. Nangyayari ito kapag yung mucus or yung plema ay dumadaloy sa atin pong lalamunan. Nakakairita ito kaya lalo tayong inuubo lalo na sa umaga. So ang the best way para matanggal ito, ano po ba yon? Siyempre, una, itigil ang paninigarilyo kasi yun ang dahilan ng smoker's cough or pag-ubo. Pag nakakaranas po tayo nito, maganda po kung magmumug po tayo ng tubig na may asin para mawala po yung pangangati sa lalamunan. Uminom din po tayo ng 6 to 8 glasses ng tubig araw-araw para po hindi kumapal yung plema at madali po natin itong mailabas. Ugaliin din po na kapag tayo ay matutulog ay hindi dapat flat on bed. Kailangan nakataas or naka-elevate yung ating pong ulo para po hindi po pumunta sa lalamunan natin yung plema. Exercise din po tayo araw-araw, 30 minutes a day in a regular basis para hindi dumikit yung plema sa baga natin at madali rin po natin itong mailabas. Iwasan po ang pag-inom ng kape at alak dahil ito ay nakaka-dehydrate. So kapag ang mga pamamaraan na ito ay hindi naman nakatulong sa'yo or hindi gumana, magpa-check up na po kayo sa doktor para maresetahan po kayo ng mga gamot na dapat ninyong inumin. Pwede nila kayong resetahan po ng mga bronchodilator at mga corticosteroids. Pero tandaan, bawal po ang self-medication. Hindi pwedeng ikaw ang magpapasya kung ano ang iinumin mong gamot. Dapat ugaliin po natin ang magpa-check up sa doktor para po tama ang iinumin natin gamot at maiwasan po natin ang anumang uri ng komplikasyon. Ayon sa BMC Complementary Alternative Medicine Trusted Source, ang chemicals mula sa eucalyptus oil ay nakakatulong para gamutin ang sakit na dulot po ng smoker's cough katulad po ng bronchitis at pharyngitis. So paano gamitin ito? Kung meron po kayong humidifier sa bahay, magpatak po kayo ng mga eucalyptus oil at yung vapor po nun makakatulong po sa atin. Ayon sa pag-aaral, may mga herbal supplements na nakakatulong para labanan ng ubo at sore throat. Ito po yung ginger, rosemary at oregano. Kung meron po kayong mga herbal supplements na yan, malaki po ang tulong po niyan para labanan ang ubo. Meron ding home remedies na nakakatulong para sa pag-ubo. Pwede po tayong uminom ng green tea. Ito ay may antioxidants. Or yung chamomile tea. Meron po kasi itong ingredients na nakakatulong sa ating katawan para ma-relax.
maglagay ng honey sa mainit na tsaa o tubig, pwede nyo rin pong lunukin ng isang kutsara ng honey. Nakakatulong po ito sa throat natin para mawala yung irritation. Uminom din po tayo ng mga vitamin C supplements and juices na mayaman sa vitamin C. Wala pong definite time kung kailan titigil ang smoker's cough. Nakadepende po ito kung pabalik-balik po ang ating pagyoyosi. Sa iba, tumatagal ang smoker's cough. After po nilang mag-quit, tatagal po ang smoker's cough ng ilang linggo. Yung iba naman, ilang buwan. Yung iba naman, ilang taon. Hanggat hindi nawawala po yung mga toxic chemicals na nakadikit sa atin pong baga. Ang tanong ng iba, sintomas ba ito ng lung cancer? Sa mga sintomas po kasi ng lung cancer ay yung laging paos at yung may huni kapag humihinga. Yan po ang pagkakatulad ng smoker's cough at sintomas ng lung cancer. Pero hindi po natin maikakaila na ang sigarilyo, ang cigars, at mga vape ay merong mga chemicals na nakaka-cancer. Actually, ang sigarilyo ay may 69 carcinogens, mga chemicals na nagdudulot po ng cancer. So kapag ikaw ay heavy smoker at nakakaranas ka po ng mga sasabihin ko, eh mas maganda kung magpa-check up na po kayo sa doktor. Bigla ang pangangayayat, pag-ubo na may kasamang dugo, at laging masakit yung dibdib. Magpa-check up ka na agad sa doktor, kailangan mong may screen for lung cancer. Mas magandang mas maaga, mas madaling gamutin ang cancer kapag maaga mo itong na-detect. Huwag mo itong babaliwalain kasi marami ang namamatay sa lung cancer. Pwede po kasi itong kumalat sa buto, sa utak at iba't ibang parte ng ating katawan. Yun po ang nakakamatay. Ang complications ng smoker's cough ay mas malala depende kung mas matagal kang naninigarilyo. Ito po ay pagkapaos, pangati ng lalamunan, pangmatagalang ubo, tataas yung risk para magkaroon po ng infection. And kung ilang dekada ka nang naninigarilyo, pwedeng magkaroon po ng accumulation or build up ng mga toxin at chemicals sa atin pong katawan, sa atin pong baga. Pwede po itong magdulot po ng pneumonia, bronchitis, emphysema, and lung cancer. Sobra talagang masama ang epekto ng sigarilyo sa atin pong katawan. So kailangan magsimula ka ng mag-quit ngayon. Makipag-usap ka sa doktor mo kung paano ba yung mga pamamaraan para masimulan mo ang iyong quitting journey. Kailangan mo nang magpa-check up, lalong-lalo na kung nakakaranas ka ng mga sintomas na nakaka-apekto na sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Lalo na kung sobrang sakit kapag ikaw ay umuubo, bigla ang pangangayayat, masakit yung likod mo or yung mga buto mo, sobrang sakit ng ulo, and pag-ubo na may kasamang kulay green or yellowish na plema. Pumunta ka agad sa pinakamalapit na doktor kapag ka nakaranas ka ng mga sumusunod. Bigla ka nilang naiihi kapag ka ikaw ay umuubo. Madalas kang mabalian ng buto at masakit yung ribs mo or yung mga buto mo or yung likod mo. Umuubo ka ng may kasamang dugo, and kung nakaranas ka na mahimatay, after mong umubo ng ilang beses. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay ang pinakamabisang pamamaraan para mawala ang pag-ubo or tinatawag na smoker's cough. And para maiwasan na rin po ang mga serious condition na dulot nito. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo. Lalo na pag sinimulan mo ito at nagtagumpay ka, very worth it ang mga efforts mo para maalagaan mo ng husto ang katawan mo. Malaki ang maitutulong ng mga doktor para ikaw ay matulungan nila sa pag-quit mo. Pwede ka nilang i-refer sa mga programa na tumutulong sa mga taong gustong magtigil sa paninigarilyo. Maraming paraan ang pwedeng pagpilian para gamutin ang smoker's cough. Marami ring pamamaraan na pwede mo ring simulan sa bahay lang. And siguraduhin lang po natin na hindi makakasagabal ang pag-ubo para ma-enjoy natin ang atin pong buhay. Tandaan, prevention is better than cure. Mas maganda po ang mamuhay ng matagal at mahabang panahon ng walang iniindang karamdaman. Ako po pala si Listeners Organist. Ingat po kayong lagi. Mahal ko po kayo.